mula sa matataas na bundok hanggang sa kasulok-sulukang gubat, ultimate dream namin na ma-document ang amazing landscapes at incredible wildlife dito sa Pilipinas. Ako si Dennis. At ako naman si Celine. Kasama ng aming mobile home na si Eli the Camper Van, kikilalanin at susubukan naming tunghayan ang lahat ng magic na meron tayo. Ito ang aming mga adventures. Good morning. Grabe, first night namin dito sa summit. Inulan pa nga kami, pero salit lang naman yun. Nising ka na kanina, babe. Balot na balot. Lucky. Akala ko handa na kami, pero sobrang lamig pa din. Lasing ko na ng umaga, at buwan natin silipin yung summit kung may clearing. Problema na lang, paano tayo tatagal sa summit pag gantong kalamig? Wow! Ganda! Okay, so hindi pa tumataas yung araw ngayon, pero kitang-kita na yung liwanag. Bala ko, palipad tayo ng drone. Gusto kong makunan sa isang frame ang summit ng Mount Dulang-Dulang at Mount Kitanglan. Hintayin natin na tumaas pa yung araw. Mas maganda yung may tama ng liwanag. Doon yung Mount Kitanglan. Ganda. Grabe. Tambay kami dito sa may summit kasi sobrang sarap ng init ng araw. Hindi ka tulad doon sa tent namin, lamig kanina. Pero ito, sarap. Buti na napagbigyan tayo, no? Hindi ko rin nasaan kasi medyo umulan kagabi. And ayun, astig. Grabe. Ganda. So ano, babe? May nakita ang mga ibon kanina, di ba? Oh, maganda naman tayong ibon doon sa loob. Sa forest. Sa composition para ma-picturean natin yung forest. Okay, balik sa campsite. Tent. Babe, nanya ka ba? Oh, wala siya. Nagbe-birding kaya siya. Okay. Samahan natin si Celine na mag-birding dito sa campsite. Sana may makita siya. Hello. Nahanap tayong ibon. Agang exercise nito. Nakaapos on bird. Yes. Sobrang lapit. 3 meters lang mula sa amin. Grabe. Thank you.
Tropo sunbird ay isang high elevation na ibon. Common sila sa mga montane forests simula 1,500 meters above sea level. At very limited ang distribution nila. Dito lang sa Mindanao sila makikita, particularly sa Mount Apo, Mount Talomo, Mount Malindang, at dito nga sa Mount Kitanglad Range. Katimog ang tawag ng mga talaandig sa Apo sunbird. Abot pala dito, bullfinch. Kung natatandaan niyo doon sa isang episode namin, yung naiwan ko yung birding lens ko, yun yung first time na nakita tayo ng white-cheeked bullfinch. At dito nga sa tuktok ng Mount Dulang-Dulang, nakakita ulit tayo nito. Ang astig ang layo ng naaabot nila. Medyo nahirapan kami mapicturean dahil magalaw ang bullfinch na ito. So sinundan namin ang sinundan hanggang makapicture tayo. Ano yan? Yung bullfinch. Bullfinch? Nice. Tabi-tabi po. Uy, nakuhanan din na maayos. Ganda. Tapos ang dalawang oras na pag-ikot-ikot sa summit campsite, nagpahinga na muna kami para mag-breakfast. Ano, exercise? Exercise. Kain muna. Kain. Our breakfast for today, noodles plus tofu sisig. Tayo dun sa avatar saan may view deck dun dumadaan pag sa traverse ng Maagnaw. Ano yun? Wow! Tawag nila kasiyang-siyang. Okay, ulitin ko yung sinabi ko dito kasi na-distract na ako. So, ang tawag nila dito sa ibon na to ay kasiyang-siyang. Mas kilala bilang island thrush. Mayroong 50 subspecies ng island thrush at 7 dito ay makikita sa Pilipinas. Itong kasiyang-siyang sa Mount Dulang-Dulang ay ang katanglad subspecies. While nagkakaiba ang mga subspecies sa coloration ng katawan nila, distinctive sa lahat sa kanila ang dilaw na tuka at mga paa. Itong tinatawag nilang avatar ang sa tingin kong pinakamagandang area dito sa Mount Dulang-Dulang. Thank you.
napakakulit at napakalikot na ibon na ito ay ang Negros Leaf Warbler or Philippine Mountain Warbler. May 7 subspecies nito at lahat ito ay sa Pilipinas makikita. Yung mga nasa Mount Kitanglad Range ay Plavus striatus subspecies. Makikita sila sa broadleaf montane at submontane evergreen forests at secondary woodlands, simula 800 MASL pataas. Okay, tapos na ako magluto ng ating lunch. Nagluto ko ng sinigang. Tapos, susundin na natin si Dennis para kakain na tayo. Let's go. Mukhang may naanap siyang pipicturan. Kinuha niya yung camera ko eh. Ano yung napicturan mo? Ito, nag-ano ako. Birding-birdingan. Pero may nakita ako parang picture mo kanina. Ang pangalan na? Island thrush. Ayan. Tapos nung sinundan ko, nawala. Then nakita ko nga ito. Bumabalik-balik sa perch. Maraming blurred pero may mga keeper shot. Bago yung luto. Vegan sinigang. Yan. Tama-tama sa malamig na panahon. Napagsinigang pa sa bundok. Oo. Matapos ang nakakabusog na tanghalian na yon, pahinga ng saglit, tapos sinimula na ulit namin maglibot-libot sa campsite para humanap ng mga mapipicturan. Napakaganda ng lugar, pero as usual, napakahirap ding humanap ng maayos na composition. At least para sa akin. Naalala ko tuloy kahapon pagtapos naming mag-setup ng tent. May nag-roll na fog sa campsite, kaya mas napadali ang paghanap ko ng composition. Okay, matapos tayo makapagmerienda, makapagpahinga-pahinga, ikot-ikot tayo dito sa may campsite. May nagro-roll na fog eh. Sayang naman yung condition na yan. Gusto ko yung fog, lalo na pagkagubat yung pinipicturan para mga elements doon sa background ng mga puno. Yan, ma-separate. So, tingin tayo ng composition. May mahanap tayong maganda. And baka hindi kasi maulit yung condition na ito. So at least, kahit pa paano, meron tayong nakuha. 5 PM na, so may ilang oras na lang tayo. Medyo madilim na rin. So tingnan natin kung anong makukuha natin. Lamig. So, hindi pa nagtatagal pero may nakita na agad akong composition. Gustuhan ko yung shape nitong mossy tree na to. Na parang pina-frame yung mga mossy tree dun sa background. Nagustuhan ko na hindi nag-overexpose yung background kasi pagka walang fog, sobrang liwanag lang nung sky. So ito, nagustuhan ko dito. F11, 10 seconds, di ba? Sobrang dilim na. ISO 100. Enjoy this one, guys. Isa pang composition, ito nagustuhan ko naman yung framing nitong mga mossy tree na to. Tapos sa gitna niya, meron siyang pine-frame na isang mossy tree pero yung katawan ng puno niya, twisted. Iba yung kulay niya kaysa dun sa ibang mossy tree eh. Kaya ako siya nagustuhan. And tapos naka-frame pa siya. Sobrang nakatulong tong natural framing. Ganda pa nung fog, astig. Thank you.
Ito naman yung mga nakuha kong images sa hapon na to. Not bad kahit walang fog na binigay sa atin. Okay, sa tingin ko naman naging productive tong second day natin dito sa summit ng Mount Dulang-Dulang. Yosh! Eto to, katulad kahapon, umulan na. Umulan na, kaya mas lumamig na. Ginawa na lang namin. Multiple clothing ang ginawa namin, ang sinuot namin. Maraming layers kasama tong socks and pants namin. Wala eh, para makatulad ng tuloy-tuloy. Maraming salamat sa pagsama sa amin na explore itong campsite sa may summit ng Mount Dulang-Dulang. Yes. Tomorrow, bababa na tayo. Babalik na tayo kay Ilay the Camper Van. Samahan niyo ulit kami. Yes. See you. Bye. Bye. Thank you.